gaganda kasi ng color nila, eh, nakakatuwa. Ayan, oh, 'di ba? Ayan. Medyo malabo na siya. Malabo siya ulit kasi yung laterite. Nung nagtanim ako, ayun, binili namin. Yung parang fern na yun. Ayan, yung mga yan. Ayan yung binili namin. 30 pesos. So, nilagay ko siya doon. Ito sa gitna. Tapos, ayun, doon sa tabi nung fake na plants. Ayan, fake yan. Tsaka yung dalawang yun, fake yung mga yan. Nilagay ko lang para mukhang full. Hindi naman sila halatang fake, di ba? Ito yung mga totoo. Yan, lahat to. Ito, ayan yung mga nasa palibot ng corals. Yun yung nasa gitna. Ito lahat to, totoong plants yan. Ito rin yung sa gilid. Totoo yan lahat. Ito, yan. Yan mga totoo. Tapos ayun o, oh, naubos yung dahon. Ewan ko, kinakain yata nila. Tapos ito na yung mga fish. Ayan, puro guppy. Natuwa kami kasi na nagpunta rin kami sa Cartimar. Nakita kami ng mga guppy na ang gaganda talaga nila. Ang lalaguna ng mga tail. So ayan, natuwa si daddy. Bumili ulit ng 10 ngayon. Before may 10 na yata or may mga namatay na. Siguro mga around 20. Tapos ito, 5 sila dati. Tapos nag-isa na lang siya. Yung dalawa kasi nag-suicide. tumalon sa tank. Nung naglinis kami last time. Nung binili ko yung laterite, nung nilinis namin to, nilagay muna namin sila sa container. Yung dalawang kasama niya tumalon. Yung dalawa na una na namatay. Tapos itong angelfish, 3 angelfish binili namin sa Cartimar. Ayan. Tapos ito yung mga blue na yan sa Cartimar din. Tapos ito yung mga neon. Di ko na alam kung anong tawag sa kanila. Pero sa RFC lang namin nabili yan. 10 sila. Ayan. Mga pink. Parang pink na neon. Ayan. Ayan o. Oh, gaganda kasi ng color nila. Eh, nakakatuwa. Ayan o. Oh, diba? Oo. Oh, ayun. Ang ganda-ganda ng mga kulay ng guppy. Iba-iba pumili kami. Before kasi pag bumibili kami ng fish, hindi kami namimili. Parang kuan lang yung mahuli. Eh, ayun nga, nung nakita na, eto si Rommel, nag-research ng mga colors ng guppy. So, sabi niya, bili tayo ulit. Tapos ayun, namili na kami ng mga color ng tail. Ayan. Tapos eto naman yung fighting fish. Ito yung nauna naming binili. Ito yung red. Tapos, binili namin to. Tapos, pinagsama namin sila, hindi sila nag-aaway at all. Although, sinasabi ng iba mag-aaway eventually. As in, never sila pa nag-aaway. Pero, nung binili namin to, dinagdagan namin. Kasi sabi namin, di naman pala nag-aaway, dagdagan natin ang isa pa. Nung binili namin to, ayun, inaway niya na to. Kaya, nagsira-sira yung tail niya. Tapos, ginawa namin, pinaghiwalay namin, pinagsama naman namin itong dalawa. Inaway naman niya to. So, ito talaga, siya lang yung troublemaker. Siya lang yung nang-aaway. So, ginawa namin, hiniwalay namin siya dito, siya lang mag-isa, na empty to. Tapos, itong dalawa, magkasama sila doon sa malaking tank. Tapos, hindi naman sila nag-aaway. Ang napansin namin na nang-aaway sa kanila is yung itong dalawang tiger fish. 5 yan before, kaya lang namatay na yung 3. Sila rin yung nag-aaway. Ayan, sila yung napansin namin na mahilig mang-away. Tapos, hanggang sa nilagyan na nga namin ng divider to, ito nilagay ko dyan. Tapos yung dalawang tiger fish. Tapos kahapon, nung naglinis ng tank si daddy, ewan ko kung anong naisip niya, nilagay niya dito yung isang fighting fish. Tapos yung red, ito daw may sakit. Kasi sira-sira nga yung buntot niya from yung ginawa pa nitong siraulong nandito. Ayan, so ito daw ang ano, confinement area. So, nandiyan, may gamot yung water niya. So, ano siya, recuperating. Ayan, so far naman, yung dalawang tiger fish, hindi naman nila inaaway to. Ayan, tapos yung mga binili namin na guppy grass, dito ko na nilagay kasi ang gulo-gulo niya dito eh. Pagka nandito siya, kung saan-saan napupunta, supposedly, dapat daw nakalutang daw, sabi sa amin. Hindi naman siya lumulutang, lumulubog naman. Pagka napupunta siya dun sa bubbles na yun, bumabagsak siya doon. So, ang gulo niya, yung mga halaman doon sa baba, nasisira tuloy. Kasi, parang hinahahatak siya ng mga, ano, ng mga guppy grass. Ayan. Tapos, ito naman yung mga food. Ito yung sa fighting fish. Dalawang klase siya. Ito, tsaka ito, pang fighting fish, yung spirulina. Ayan. Nag-experiment ako. Spirulina yung pinapakain ko dun sa ito. Tapos, ito yung sa red. Tsaka ito. Tapos, may binili rin kami na
Dilim. Frozen bloodworms. Pero nung tinry ko kasi pakain, ayaw nila kasi it turns out malalaki siya. Malalaki yung pagkaano, ayan o. So parang nahihirapan sila kainin. Ayun. So dito muna siya sa freezer. Ayan. Tapos, ayan yung mga ano na, methylene blue. Ito yung binili namin for the plants. Kasi sabi nga nila, kailangan ng CO2. Eh, wala naman akong CO2 setup pa. Magagawa pa lang ako, magdi-DIY pa lang ako. Pero wala pa kasi akong time. So, ito muna yung binili namin, liquid carbon. Tapos, ito yung para sa ibang fish na food. Ayan. Tsaka ito. Ito yung nauna kasi namin binili, yung flakes. Tapos nakita nga namin ito, mukhang okay naman siya. Ginupit ko lang yung container kasi parang sachet lang siya. So parang ginupit ko lang yung pinaka-plastic niya, yung sachet. Tapos in-scotch tape ko dito sa nalagyan na to. Para at least yung nutritional facts niya nandito. Ito wala, hindi ko nalagay yung nutrition facts, pero yung pangalan lang ng feed. Tapos ito, kakabili lang din namin kanina, stress out. Kasi sabi ko kay Daddy Romy, uy, nakalagay, ano, healing of wound and regeneration. Eh, sabi ko, oh, tamang-tama to dun sa hospital mo. Tapos, nakita ko din kasi dito na it eradicates ammonium or nitrate in the aquarium. Eh, parang may na-mention yung friend ko na after mo maglinis ng aquarium, dapat 1 month mo sinacycle muna bago ilagay yung fish. Eh, 3 days lang, binalik ko na yung fish. Sabi niya, meron niyang ano, ammonium build-up pa, ganyan-ganyan. Although, I don't know kung ano mangyayari. Eh, so far naman, okay naman sila. Wala namang namatay or anything. So, ayun, nung nakita ko may ammonium, eradicates ammonium, whatever, binili ko na lang din para just in case. Tapos, itong methylene blue yung una naming ginagamit pang panggamot-gamot dun sa fish, like yung isang fighting fish. Kaya lang, ang pangit lang sa methylene blue kasi, tingnan nyo, like yung coral na yun, nag-blue siya. Tingnan mo, pati yung daliri ko, nag-blue. Hindi, ayan yung napukpo ko ng martilyo na ginawa ko yung computer table. Ayun nga, nag-blue yung mga ano niya, yung mga decoration. Yung ano nga, yung SpongeBob. Yung SpongeBob na hindi na siya yellow, green na yung ano, dahil naghalo yung yellow paint, tsaka yung blue na yung methylene blue. Naging green na yung pineapple. So, ayan. Nagiging blue yung decor. So, yun lang yung negative sa methylene blue. Pero napansin ko, pag nilalagyan namin ng methylene blue, after a few days, ang clear, super clear ng water. Ang linis-linis niya. Ayan. Ngayon, medyo malabo eh. Pero eventually, in 2 days siguro, magki-clear na yan ulit. Ayan. So, that's our setup. Aquarium setup. We're thinking of buying another tank, pero hindi na muna, mahirap mag-maintain ng dalawang tanks. Yung isa okay lang kasi maliit lang naman. So, thank you guys for watching. I hope you like this video and please subscribe.